Na-explore mo na ba ang iyong YouTube studio setting? Huh? Or napindot mo na ba itong gear icon sa gilid ng iyong YouTube studio? Alam mo ba kung para saan yan? Alam mo rin ba kung ano ang napakalaking tulong na magagawa sa'yo kapag kinustomize mo ang iyong YouTube studio setting? Kung hindi mo pa yan na-e-explore, samahan mo ako at ituturo ko sa'yo kung ano ang nilalaman ng YouTube studio settings at kung paano siya ika-customize. Hola amigas! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video ay gagawa na naman tayo ng isang YouTube tutorial! Sa tutorial na to, alamin natin kung paano ba i-customize at ano ba ang kahalagahan ng YouTube settings para sa YouTube channel mo. Kaya, ihanda mo na ang iyong desktop or ang iyong laptop or ang inyong mobile phone para makasunod kayo sa step-by-step procedure na gagawin natin. Without further ado, simulan na natin ang tutorial na to! Para sa mga gagamit ng mobile phone katulad ko, make sure lang na mag-o-open tayo ng ating YouTube Studio sa ating Google Chrome. Puntahan lang ang ating Google Chrome icon. Then, i-search ang youtube.com or www.youtube.com. Then, puntahan natin yung 3 dots sa upper right corner. At piliin ang desktop site. Ganito ang kanyang itsura. After nyan, puntahan natin ang ating profile picture. At piliin natin ang YouTube Studio. Ngayon, nakapasok na tayo sa ating YouTube Studio channel dashboard. Sa gawing kaliwa ng ating YouTube Studio channel dashboard, pindutin lang natin ang gear icon or ito yung ating YouTube Studio settings. Then, piliin natin ang channel. Kung mapapansin nyo, meron tayong 4 na tab. Meron dyang basic info, advanced settings, branding, and feature eligibility. Simulan natin sa basic info. Makikita natin ang name, which is ito yung aking YouTube channel. Kung gusto ninyong ma-edit ang inyong channel name, click the Google account highlighted words at idadirect kayo sa inyong Google account to edit your channel name. Meron din ditong keywords. Kung sa ating mga videos ay meron tayong tinatawag na tags, para naman sa ating YouTube channel ay merong tinatawag na keywords. Para saan ba ang mga keywords na to? For example, kapag ang isang viewer ay tinype ang YouTube tips sa kanyang search engine, malaki ang posibilidad na makita rin niya ang aking YouTube channel. Kung mapapansin nyo din, meron ako nakalagay dyan na Crissa, Chris with double S, and Chris with single S. Ibig sabihin, in case lang na magkaroon ng typo error sa paghahanap yung aking magiging viewer, malaki pa rin ang chance na makita niya ang channel ko. Kasama din sa basic info ang country. Since ako ay nasa Pilipinas, ang pipiliin kong country ay Philippines. Pero depende pa rin sa location ninyo kung ano ang gusto nyong ilagay dito sa section ng country. Then, let's proceed to advanced settings. Dito sa advanced settings, kailangan lang natin piliin kung ang mga i-upload ba nating videos ay made for kids or hindi siya made for kids. Kung mapapansin ninyo ay merong nakalagay dito na do you want to set your channel as made for kids? So, para saan ba to? Pinapangalagaan kasi ni YouTube yung mga kids viewers natin with regard sa mga videos and channels na pwede nilang makita sa YouTube. Meron din tayong tinatawag na Children Online Privacy Protection Act,
wherein sinasabi ni YouTube if pwedeng panoorin ng mga bata yung mga uploaded videos natin or hindi. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ni YouTube ang mga kids viewers. Mayroon tayong tatlong pamimilian. Una, yes, set this channel as made for kids. I will always upload content that's made for kids. Kapag pinili ko tong unang option, ibig sabihin, ang channel at lahat ng video ko ay para sa mga bata. Pangalawa, no, set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for kids. Ibig sabihin, yung mga i-upload mong video ay para sa mga adults at hindi para lang sa mga bata. Ako, nakaset siya sa no kasi normally ang aking subscribers at viewers ay nasa 18 years old and above. Pangatlo, I want to review this setting for every video. Ibig sabihin, gusto mong i-check kung ang bawat upload mo ba ay para sa mga bata or hindi para sa mga bata. But take note, kailangan natin maging honest dahil kapag ni-review ito ni YouTube ay pwede niya ding baguhin ang pinili mong restrictions or worst ay makatanggap ka ng isang community guideline strike, which is ayaw natin mangyari yon. Then, dito rin natin makikita ang ating subscriber count. Dito, tinatanong lang ni YouTube kung gusto mo bang ipakita yung iyong subscriber count sa ilalim ng inyong YouTube channel name or ayaw mo siyang ipakita. Kung curious kayo kung paano nahahide ng ibang YouTuber yung kanilang subscriber count, ito lang yung ginagawa nila. Check or not lang. Next tab is yung tinatawag na branding. Dito sa branding, dito makikita yung logo mo or yung profile nyo sa lower right side ng every videos mo. So, pwede tayong mamili kung ito ay ilalagay sa end video, sa custom start video, or sa entire video. Normally, kapag ako ay gumagawa ng video, ang branding ko ay nilalagay ko lang sa entire video. Syempre, opportunity na yon na ma-advertise ko pa rin ang channel ko kahit pinapanood na ng viewers ang sarili kong video. Take note na kapag gagawa tayo ng branding logo, dapat ito ay 150 by 150 at mas maganda kung 2 to 3 colors lang ang pipiliin natin. Kaya kung mapapansin nyo habang nanonood kayo ng video na to, dyan sa lower right side, meron kayo makikita na maliit na icon. Ibig sabihin, iyan yung ginawa kong branding ko. Para sa last tab, under channel, is yung ating feature eligibility. Dito naman sa feature eligibility, pinapakita lang ni YouTube kung ano yung mga features na pwede mo nang gamitin under YouTube. For example, dito sa default features, sinasabi dito na pwede kang mag-upload ng videos, pwede kang gumawa ng isang playlist, or pwede kang gumawa ng playlist kasama ibang collaborators doon sa playlist na yon. Mayroon din tayong mga features na kailang i-verify gamit ang ating phone number. Katulad nito, features that require phone verification. Ibig sabihin, kailangan mong i-connect ang inyong mobile phone at magbibigay si YouTube ng verification code para ma-confirm na inaallow mo talaga ang feature na to. So, ano ba yung feature na to? For example, ang pagla-livestream gamit directly si YouTube. So, meron tayong tinatarget na 1,000 subscribers bago tayo makapag-livestream directly kay YouTube. Pwede rin nandito yung pag-change ng URL natin at marami pang iba. Next sa ating settings is yung tinatawag na upload defaults. Sa upload defaults naman, dito natin makikita kung ano ba yung mga texts or words na gusto mo nang agad-agad makita kapag tayo ay mag-a-upload ng video.
Kumbaga, hindi na tayo magta-type ng magta-type ng paulit-ulit at napakadami, kaya ilalagay na natin siya dito sa upload default. Wow! Mayroon itong dalawang tab. Una, yung basic info, at pangalawa is yung advanced settings. So, doon tayo magsimula sa basic info. Una, meron siyang tinatawag na title. Kung mapapansin nyo sa title, meron na siyang line at Crissa Cabantog dahil gusto ko sa mga videos na i-upload ko, nandun sa title yung aking pangalan. Kaya every time nga mag-upload ako ng video, maglalagay ako ng title, automatic nandun na yung aking pangalan, i-edit ko na lang kung ano yung pinaka-title ng specific video na i-upload ko. One exciting things about basic info sa upload defaults is yung ating description. Dito sa description, gumawa na ako ng template na kung ano yung gusto ko makita ng mga tao or ng mga viewers sa aking description box. Ang template na ginawa ko is yung video title, published on, at sa bandang baba, nakalagay din sa aking description box yung aking mga previous video tutorial links at iba't iba ko pang videos. So, pwede nyo rin itong lagay para at least hindi na kayo paulit-ulit mag-type sa inyong description box. Also, nilagyan ko din ito ng credit sa mga applications, sounds, pictures na gagamitin ko para makaiwas ako sa copyright claim or copyright strike. And most importantly, naglagay ako ng disclaimer with regard sa Copyright Act. After ng description box, makikita rin dito ang visibility. Pwede tayong mamili sa tatlo. Pwede siyang public, pwedeng private, pwedeng unlisted. Ako, palagi kong pinipili ay public. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong feature na piliin. Pwedeng public, private, or unlisted. Next, meron din ditong tags. Sa tags, sabi ko nga kanina, kung ang YouTube channel mo ay mayroong keywords, kapag naman ang usapan ay videos, meron tayong tinatawag na tags. Ang purpose ng tags is para madaling mahanap or searchable ang inyong mga videos. Kumbaga, kapag naghanap ang isang viewer ng specific video at tinype niya sa search engine yung how to at meron kang nakalagay sa tags na how to, malaki ang possibility na makita ng viewer yung video mo. Ako, ang nakalagay ko lang sa aking default is Crissa Cabantog and Crissa dahil depende ang tag sa video na i-upload natin. Then, check natin ang advanced settings. Dito naman sa advanced settings, unahin natin yung tinatawag na license. Mayroon tayong dalawang tinatawag na license. First, the standard YouTube license. Kapag ganito ang settings na pinili natin, ibig sabihin ay hindi ka pumapayag na gamitin ang inyong video ng ibang tao. At kapag nakita mo ito na ginamit, pwede mo silang i-report sa YouTube as CPR claim or CPR strike. In short, kiniklaim mo na ikaw ang original na gumawa ng videos na yon. Second is yung tinatawag na Creative Commons Attribution. Dito naman, pinapayagan mo ang iyong mga viewers to reuse your videos. But since original ang video na ina-upload ko, at ako talaga ang gumagawa nito, so pipiliin ko parati ang standard YouTube license. Next, punta tayo sa category. Yung mga videos na ina-upload ko, kinakategorize ko siya as entertainment. Normally kasi, yung mga viewers natin, kapag pumunta sa YouTube, ay mas pinipili nila ang entertainment section. Pero marami pa rin ditong mga sections or categories na pwedeng piliin like gaming, people and vlogs, comedy, at marami pang iba. So mamimili ka lang kung saan magpo-fall yung mga videos or contents mo. Pero ako pipiliin ko ay entertainment. Then sa bandang baba, meron dyan ang video language,
So, maraming iba't ibang language na pwede tayong mapili dito. But since English ang universal language, ako English ang pipiliin ko. Pero depende pa rin sa inyo, syempre. Then, caption certification. Ako palagi kong pinipili nan para sa caption certification. Community contribution, off lang natin yan. With regard sa comment section naman, meron tayong apat na pamimilian. Una, allow all comments. Ibig sabihin, kahit anong komento na ilagay ng mga viewers mo or subscribers mo sa inyong comment box, ay pinapayagan mo sila. Ako kasi gusto ko naka-allow all comments para makita ko talaga yung mga reactions at yung mga comments ng mga viewers ko. So, bahala kayo kung anong ilalagay nyo sa comment na yan at mas madalas nakakatulong yung mga comments para sa mga bagong contents and to improve myself. Meron din tayong tinatawag na hold potentially inappropriate comments for review. Ito naman yung kapag merong nag-comment sa'yo na walang kinalaman sa video mo ay madalas napupunta sa spam section. Kaya nagkakaroon tayo ng mga spam comments. Third is yung tinatawag na hold all comments for review. Ibig sabihin, kapag nagko-comment ang mga viewers or subscribers mo, hindi ito agad-agad mapapublish. Kung hindi, didirekta ito sa iyong YouTube studio at kapag nakita mo yung comment na yon, mamimili ka kung gusto mo ba itong i-published sa comment box or kung gusto mo siyang i-hide or i-delete. Lastly is yung disabled comments. From the word itself, disable, ibig sabihin ayaw mo na mayroon kahit sinong mag-comment doon sa specific video na in-upload mo. Madalas ginagamit natin ang disabled comments kapag ang video natin is made for kids. So ako, lagi kong pipiliin allow all comments since sabi ko nga gusto ko nakikita lahat ng komento ng mga viewers and subscribers ko with regard sa video na ina-upload ko. Next naman natin ay permissions. Dito naman ay if gusto mo na ikaw lang ang nagko-control ng channel mo or meron kang gustong idagdag na taong nagko-control or nag-a-update ng channel mo. Ilalagay mo lang is i-invite mo yung kanilang Google account and then pwede na lang i-access itong iyong YouTube channel. Normally, ang gumagamit ito ay yung mga merong editing crew para dun sa YouTube channel na yon. Pero since ako ay soloista, kumbaga all around, ako nag-e-edit, nag-upload and all, so, syempre, wala akong ilalagay na permission dyan. And lastly, yung community. Sa community, meron tayong dalawang tab. Automated filters at defaults. Under automated filters, makikita nyo yung inyong moderators. Ako, yung mga moderators na nandito is yung aking mga kaibigan na kapag ako ay nag-premiere, pinapayagan ko sila na kumontrol ng aking premiere or magbaba ng mga links kung gusto nilang magbaba ng links. Normally, ang nilalagay natin sa moderators natin is yung mga kaibigan natin with regards sa YouTube world. Sa bandang baba naman is yung ating approved users. Ibig sabihin ng approved users is kung meron kang mga YouTube channels na sinusubaybayan at kapag sila ay nag-comment sa inyong comment box, ito agad ang unang-una mong makikita. Ibig sabihin, hindi mo na siya kailangang i-filter, no more approval para ma-publish agad yung kanilang komento. Sa madaling salita, sila yung VIP mo with regard sa comment section. Kung meron tayong VIP, meron din naman tayong tinatawag na hidden users. Sa hidden users naman, pinakamadaling salita dito is yung mga blocked subscribers or blocked YouTube channel na kahit anong comment ang gawin nila ay hindi mo makikita ito sa comment box mo. Kasi nga, hidden users mo sila or blocked mo sila para magkaroon ng access sa inyong YouTube channel. Kung meron tayo mga hidden users, meron din tayong tinatawag na blocked words. Itong mga words na to, normally yung mga mura, masasamang salitang ayaw mong makita dun sa iyong comment section, or yung mga racist na salita,
pwede mong ilagay dito sa ating black words column. At kung merong tao or subscriber or viewers na magko-comment nun o related sa word na yon, ang gagawin ni YouTube ay hindi niya to i-allow na ma-publish. So, pipigilan niya to or i-filter niya to. And lastly is yung tinatawag na block links. Ibig sabihin, kapag may nag-comment sa aking comment sections ng mga hashtags or nagbaba ng link sa aking comment section, ay hindi agad-agad itong lalabas or mapapublish. Kailangan ko muna itong bigyan ng permission bago mapublish or mafi-filter ang message or comment na to. Next is yung ating default. Sa default section naman, it is all about comment section naman katulad nung na-explain ko kanina. Sabi ko nga, pwede kang mamili kung allow all comments, hold potentially inappropriate comment for review, hold all comments for review, or disable comments. So, it's your option. But since ako ay allow all comments, ilagay ko lang siya dyan. At i-highlight ko dito is yung sa live chat section. I-click mo lang ito if gusto mo na merong restriction sa mga live chatters mo na inappropriate message ang ibibigay sa iyo during your live chat. So technically, magiging hide message 'yon or mafi-filter mo 'yon kung gusto mo siyang ipakita during your live chat or not. Then if you're done updating, just click save. And you're done. At ayan mga amigas, nakita nyo na kung paano natin i-organize or i-customize ang ating YouTube setting para sa ating YouTube channel. At take note na napakalaki talaga ng tulong nito sa ating YouTube channel. Sa pamamagitan ng pag-customize ng ating YouTube setting, ay makakahatak tayo ng ating mga viewers at mape-personalize natin yung ating channel. I hope na nakatulong ako sa inyo with regard sa pag-update ng settings ng inyong YouTube channel. At kung nagustuhan nyo ang video tutorial na to, please do like and subscribe to my channel. And don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa latest video or tutorials na i-upload ko. Also, you may check my description box below para sa aking mga previous tutorial. At meron din dyang mga product review at yung mga kalokohan ko. And lastly, please leave a comment para sa inyong mga suggestions for my future tutorial vlogs and your reaction to my video. So that's it mga amigas. Thank you so much for watching. Bye!